Good day mga ka-idol, ang LX Road Warriors meron isang breaking news na inilabas. Mainit na mainit pa ang kanilang import na si Thomas Robinson matapos ang regular game na 4 na sunod-sunod na laro nito sa LX Road Warriors ay tuluyan na nga nilang pinakawalan ang nasabing import na isang NBA veteran. Ang nasabing import na si Thomas Robinson, isa sa mga dahilan kung bakit nila ito pinakawalan na ay dahil sa hidwaan or commotion ng team governor or team manager ng Northport Batang Pier na si Pido Harencio. Ayon nga mismo yan sa kanilang inilabas na report ng LX Road Warriors. Bagamat ito ang inilabas na report ng LX Road Warriors, ayon sa ating insider, isa sa mga rason din kung bakit pakakawalan ng LX Road Warriors si Robinson ay hindi na maganda ang inilalaro nito. Isa nga siyang NBA veteran pero ang kanyang attitude ay hindi rin maganda, dahilan para pag-isipan na nga palitan ng LX ang nasabing import. Matatandaan, sa laban nila ng SMB at ng LX Road Warriors ay nakita na agad ang totoong kulay ni Thomas Robinson. Doon pa lang nakikita na ni Coach Frankie Lim na anytime posible silang magpalit ng import dahil meron pa lang itong attitude. Kaya pala ito pinakawalan ng SMB bago pa mag-umpisa ang Commissioner's Cup. Kaya naman ang nasabing import matapos magbakasyon ng 5 araw sa Boracay at sa Palawan sa pagbabalik nito sa Manila ay inimform na agad na hindi na ito maglalaro pa sa NLEX at sa PBA. Samantala, ang Converge Fiber Xers import din na si Thomas Bodanovich ay malaki rin ang posibilidad na anytime ay pakakawalan na rin ito ng Converge Fiber Xers. Ang kartada ngayon ng Converge Fiber Xers ay 4-0 or 0-4, 0 wins and 4 losses. Ibig sabihin, nasa bingit na ng pagkakabitay ang Converge Fiber Xers at anytime ay posibleng pindutin na ang panic button ni Coach Aldin Ayo. At isa sa mga kinukonsidera daw na magiging import ng Converge Fiber Xers at ayon din sa ating insider ay ang dati nilang import na si Jamal Franklin. Si Jamal Franklin naging import ng Converge Fiber Xers sa nakaraan Governor's Cup na kung saan almost triple-double ang kanyang nagiging performance. Kanya lang ay nagka-problema lang ito dahil meron din attitude problem si Jamal Franklin na kung saan sa huling laban niya or sa huling laro niya sa PBA kalaban ng Barangay Ginebra, instead na magpakitang gilas ito ay ibinenta ang laro at tuluyan natalo ang Converge Fiber Xers. Kaya naman hindi na nagdalawang isip ang coaching staff na palitan agad ito ni Tom Bodanovich. Pero sa pagkakataon nito, mukhang si Jamal Franklin naman ang papalit kay Tom Bodanovich. Pero hindi pa ito final, kinukonsidera pa lang dahil tinitingnan kasi ngayon ng coaching staff ng Converge Fiber Xers kung si Jamal Franklin ang kanilang magiging import. Maganda rin ang nagiging performance ng mga local, especially ang kanilang big man na si Justin Aranya. Nagkakakomplement si Jamal Franklin at si Justin Aranya dahilan para maganda ang ipakita ng buong kuponan ng Converge Fiber Xers kung maganda rin ang pinapakita ni Jamal Franklin. Kaya pinag-iisipan nila ito kung pupwede pa ba at kung magbabalik loob si Jamal Franklin para sa Converge Fiber Xers. Kahit na ang height limit ngayon ng Commissioner's Cup is 6'9", hindi sila magdadalawang isip na kunin itong si Jamal Franklin kung kinakailangan talaga. Malaking itulong ito sa lineup ng Converge Fiber Xers, lalong-lalo na ang kanilang lineup, pawang mga bata pa ang kanilang players. At kinakailangan talaga ng Converge Fiber Xers ng isang leader. At ito nga ay si Jamal Franklin kung hindi tutupakin. Kaya aabangan natin kung ikukonsidera ba itong maging number one option
ng Converge Fiber Xers in case magpalit sila ng import or mananatiling si Tom Budanovic ang kanilang magiging import. Ano sa tingin nyo? Komento na sa baba ng video at pag-usapan natin yan. Once again, this is Percival Montero at your service. Don't forget to subscribe my sports channel at don't forget to click the notification bell button para nga maging updated palagi sa kwentuhan. At bago pa man natin tapusin ang ating kwentuhan, shoutout muna tayo sa ating mga solid na followers kay Sir Anthony Lucky Alon, Kagawad Kat sa Kinudukusin ng Hagonoy Bulacan, Ricky Lanza ng Ricky Rider TV ng Tansa Cavite, John Abis, Jan David Gulapa, Ronald Bersupidad, Dennis Lagdaan, Michael Rosalado, Dennis Rosalado at si Mr. Yornel Belches. Marami pong salamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Pakibisita na rin po ng Facebook fanpage ko. Pakilike, pakipollow, pakishare. Ganun din po sa YouTube channel ko. Hanggang sa muling kwentuhan, maraming salamat po.